Hi guys, for today's video, mag-unbox tayo nitong Trezor. So, kailangan kasi natin itong Trezor para maprotektahan yung mga set natin like yung Axie Infinity, yung mga Axie natin, SLP, wet. Kasi pag meron ka nito, hindi nila, kahit ma-hack ka, hindi nila matatransfer yung Axie mo or mabibenta hanggat hindi pinipindot itong Trezor. So, una-una, para makabili kayo ng Trezor, so, dito lang yon sa trezor.io. Ito yung pinaka-main website nila. So, kung sa Philippines ka, pwede kang bumili through resellers. Meron silang list dito ng reseller. So, hanapin mo lang dito, Control F, Philippines. So, yan, merong tatlong reseller ang Pilipinas. So, pag kinilik mo to, yan, makita mo yung shop nila. Sa Lazada, ito. Yan, meron sila sa Facebook. Ito meron sa Shopee. So yan. So yan yung mga legit na seller ng Trezor. Pero sa ngayon parang wala yata silang stock. So yun. And then pagka nakabili na kayo ng Trezor, ito. So ito yung itsura ng Trezor. So kailangan siguraduhin nyo muna na meron siyang yan. Meron siyang seal. Naka-seal siya dito. Naka-seal siya dito sa baba. Nasa plastic wrap. Sabi nga dito sa likod, if you suspect the package has been opened by someone else, keep the box as it is and contact the Trezor support. So, this time ito, i-unbox natin itong Trezor. So, meron lang siyang may plastic siya. So, yan. Kailangan nyo lang buksan yung plastic. And then, ito na yung may seal. So, kailangan tanggalin itong seal na to. So, yung seal niya, talagang sobrang ano, makapit. So, kapag binakbak mo to, malalaman mo na kung may nagbukas kasi may iwan yung pinagdikitan niya. So, ayan. Tanggalin ko lang. Ayan, o. Kung makikita nyo dyan, naiiwan, pero natanggal natin to. So, ito ibig sabihin ito, hindi pa siya na-tampered o hindi pa nabukas na. So, nakadikit din pala itong box niya. And, mandikit din. Mukhang kailangan mo siyang kailangan mo talagang buksan magkabila. Tanggalin yung magkabilang seal. Hindi siya yung magbubukas mo lang doon. So, buksan ko lang to guys, saglit. So, yun guys, nabukas ko siya. Kailangan mo talagang sarahin. And then, yung laman niya, ito. So, ito yung pinaka-laman. So, una, yung Trezor. Ito, maliit lang siya. So, ito yung itsura niya. Ang Trezor. And then, kasama siyang USB cable na napakaliit din. Yan. Halos isang dangkal lang yung laki niya. And then, ito yung strap para ikakabit natin siya dito. So, yun. Meron siyang strap. So, check natin sa website kung tama ba. Kasi sabi nilang iba, hindi ko alam kung sa Trezor Tion na model na meron pang seal dito sa may USB niya. Ito kasi walang seal yung sa USB niya, bali yung box lang. So, check ko lang muna sa site nila kung tama ba na ganito lang siya. So, ayun guys. So, ito yung Trezor. Tinignan ko na. So, wala talaga siyang seal dito. So, sa Trezor model Tia tayo. So, pero ito okay na siya kasi sealed naman yung box natin. And then, yung laman pa niya is ito. Personal warranty. Your personal recovery seed phrase. So, dito pwede mong isulat yung mga seed phrase.
dalawa siya. Kasi alam ko hanggang 50 accounts ang pwede dito sa Axie. Kung ronin account. So, ito yung isa pa. And then, ang naman pa niya is itong sticker na white saka black. Tapos, dalawang sticker na white and black na horizontal. Tapos, ito. Getting started na papel. So, ngayon, treatment and warranty. So, yun lang yung laman ng Trezor box. So, ayun, sabi nga dito, package contain one Trezor device, one micro USB cable, two times recovery seat card, four stickers, and one getting started guide, which is ito. So, recommend setup, open Trezor.io. So, ayan, nag-open tayo ng Trezor.io. Sundan lang natin. So, i-setup na rin natin siya. And then, sabi dito, open the Trezor.io in the web browser. Follow the instruction to set up your device. I already own Trezor. So, yon. And desktop app, enhanced security and privacy, new design and improved performance, all in software suite. So, download lang natin to. Yun sabi. So, important, security instruction. When set up the device will allow you to create a physical backup of your digital wallet and all associated data. Device present a sequence English word, this is your recovery seed. So yun, magkakaroon tayo ng recovery seed. So ang mangyayari dito guys, magkikreate ng sariling wallet sa loob ng Trezor. So kasi personally gagamitin ko sa Axie, and then yung mga Axie ko na old accounts, bali gigip ko lang yung mga Axie sa loob ng ronin wallet na nasa Trezor. So yun yung gagawin natin. So una, download ko muna tong Trezor suit, and then install natin. So make sure sa guys na bumili kayo nitong Trezor, lalo na kung meron kayong Axie, kasi sayang naman kung ma-hack lang kayo. Eh magkano din yung Axie team na binibili natin. So much better na sigurado tayo. So ngayon ko lang dito, ito nga yung cable niya, napakaliit. So kung isasaksak mo sa computer mo na nandito, kailangan pang tumayo para lang pindutin siya pag kailangan na pindutin. So yan. So na-download na natin yung app. Open lang natin para ma-install. Ito pala. So nag-white lang siya. Yan. Welcome. Trezor suit. Welcome. Connect your Trezor. So yun nga sinasabi ko. Kailangan pa nating tumayo para mag-connect ng Trezor natin kasi nandito yung CPU natin. So yun. So na-connect ko na yung Trezor USB device connected. This computer malfunction. So hindi niya na-detect. So try ko lang guys na ganito i-fix tong Trezor sa USB. So, na-connect ko na siya sa USB ko. Sa USB slot ng computer ko. And then, ang gagawin natin is setup na siya. So, lalabas to. Tapos, dun sa Trezor device mismo, ang nakalagay is welcome. Please wait. So, ito, kayo nang bahala kung gusto nyo i-allow anonymous data collection. Pero kayo off po siya. Then, click confirm. Tapos, my hologram was intact and untampered. Yes, I bought from official trusted reseller. Package was untampered. Set up Trezor. So, Trezor, your Trezor is shipped without a firmware. So, you can install the latest version directly. Click the button below. So, click lang natin itong install firmware. So, saglit lang naman siya pagka i-install yan. Disconnect your Trezor. So, yun nga. Dahil malit ang cable, kailangan natin i-reach out dito. Do not hold button while connecting the cable. Okay. I-connect natin ulit. Confirm on Trezor. Yan. Meron lumabas dito na continue. Install new firmware. Never do this while
never do this without your recovery card. So, meron siyang click lang ng restart or continue. So, click natin yung continue sa dalawang buhat at pipili ka lang. Continue. So, dito sa Trezor, preparing na siya. Please wait. May bar lang siya. Yan, parang ganyan. So, halos sabay sila na nag-install from firmware from desktop to Trezor. So, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan ang Trezor na. Setting up device. So, go to Trezor.io. So, okay. Tapos na tayo doon. Ito na. Continue na natin dito. Trezor setup and ready to go. So, yun. Na-setup na natin siya and mag-create na tayo ng create new wallet or restore one from backup. So, wala pa naman tayong Trezor dati. So, mag-create tayo ng new wallet dito. Choose how to backup your Trezor. This will also create a standard wallet for you. So, yan na yung next step natin. So, ang next natin is to create the standard seed backup. So, kailangan nyo mag-ready ng ballpen. Tapos, itong binigay nila na papel, ito, merong 24 slot dyan kasi ibibigay niya sa iyo yung seed phrase mo, 24 lahat yun, lilito yung seed phrase dun sa screen ng Trezor. So, pag lumabas yung unang seed phrase doon, kailangan mo siyang isulat dito sa number 1, and then next mo lang, number 2, next, number 3, hanggang sa mga sulat mo lahat yung ilalabas ng Trezor na device. So, ngayon, gagawin natin, standard seed backup. Yun. Confirm on Trezor. So, ayun. Ang meron ang nandito. Basahin ko lang. Masyado kasing maliit yung USB cable. Do you really want? Tinatanong na kung do you really want to create a new wallet? By continuing, yes. Agree to Trezor. So, may dalawang option lang, cancel at saka yung confirm pa ito sa inyo. Yan. So, ang gagawin lang natin dito is to confirm. So, confirm ko lang. Yun. Tapos, create your wallet is almost ready. You've successfully set up and created your wallet. Should never use your Trezor without backing it up. It is the only way to recover a lost wallet. Need backup my Trezor. So, create backup. So, yan. Check your backup. Never take a photo or make a digital copy of the backup. Keep your backup secured and never share it with anyone. So, check nyo lang yung tatlo na yan. So, ibig sabihin, yun daw, check daw yung ano. Before sending money to the wallet. Tapos ito, huwag nyo daw siyang picturean or i-copy, i-paste sa notepad, i-paste sa kahit saan sa computer. Para in case na masira yung computer mo, so meron ka pa rin copy sa papel. Saka hindi ka ma-hack. Kung ma-hack man yung PC mo or yung cloud mo, kunyari, sinave mo siya sa Google Drive, na-hack yung Google Drive, so makukuha yung ano mo, seed phrase. So dito, click lang natin yung begin backup. So, nag-load yung Trezor, lumabas na yung unang word dito sa Trezor sa screen. So, lalabas yung word doon. Yun yung kailangan nating isulat. So, guys, balikan ko kayo. Isusulat ko lang yung 24 seed phrase. Okay? Yun, guys, na create ko na yung backup. And then, ito na yung pag sinulat nyo yung backup, so, isa-isa siyang ipapakita doon sa Trezor. And then, yung papel na kasama na ganito. So, dun yung isulat. 24 slot yan. So, ito. 24. So, habang pinapakita niya isa-isa, sinusulat nyo. And then, pag nasulat nyo na lahat, meron naman siyang, meron siya ulit next para ma-review mo siya. So, kada isang word lalabas, review mo sa papel kung tama yung spelling mo. And then, pag natapos siya, finish, ito na yung lalabas. Continue to pin.
So, yung next natin ngayon, set a pin. So, set natin yung pin ng Trezor natin. Ito yung kailangan pag binubukas yung Trezor. Parang sa cellphone lang, meron kang pin. So, set pin. Click lang. Tapos, lalabas siya dito sa Trezor ulit. Malagay dyan na you want to set up a pin. Tapos, cancel or confirm. So, okay. Confirm tayo. And then, lalabas sa screen. Sa screen ng Trezor, may lumabas na number. Kumbaga sa keypad dito sa keyboard natin, di ba sunod-sunod siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, dito naman hindi. Nakarumble yung number. So, kung ano yung gusto kong pin, yun yung pipindutin ko. For example, nandito, number 1. Tapos dito, 9. So, kung gusto kong 1, 9, tapos 9, tapos dito kunyari 6. So, pipindutin ko 1, 9, 9, 6. Base yung number dito sa Trezor. So, sa setup ko na yung pin ko para dito. So, balikan ko kayo guys. Setup ko lang yung pin. So, na-setup ko na yung pin. Ang next natin na gagawin yan is enter pin lang natin. So, next is click nyo tong enter pin and then repeat pin. So re-repeat lang natin. Sa repeat pin magra-rumble na naman yung number dito sa Trezor. So iba na naman yung arrangements niya pero yun pa din yung pin mo. So enter pin, verify. So isa sa protection din yun para kung yung PC mo pala, mayroon tracker. So, hindi niya matatrack yung pinindot mo. So, pin set. Write your pin down and keep it safe. So, okay na yung pin natin. Mas maganda daw yung write down nyo. So, ako na susulat ko na yung pin ko dun sa pinagsulatan ko ng seed phrase para hindi ko din makalimutan. So, yun. Okay na. Then, click natin yung continue. So, ito, yung next naman ito, activate coins. So, kung meron kayong mga coins or token na gusto nyong i-store doon sa Trezor nyo. So, marami pang option yan. Ito lang yung nakalabas nila. So, wala naman akong ibang coin na pero gusto kong i-activate yung Ethereum, Bitcoin siguro. Yun lang muna kasi pwede nyo naman balikan yan. Tapos, click nyo lang itong complete setup. Tapos name, pwede nyo i-edit yung name ng Trezor nyo. So, pangalan na lang natin, lagay natin. Tapos, click edit name. Tapos, yan yung security ng Trezor lagi. Pagka may transaction from Trezor, kailangan nyo i-confirm yung button. So, confirm. Then, access suite. So, ito na yung standard. Ito, kung gusto mo pang maglagay ng passcode, pagka ina-access yung Trezor tapos pupunta siya dito, kailangan mo ng passcode. So, ako, standard na lang to. Hindi na ako naglagay ng paraphrase. Kasi yung paraphrase para pagka naggawa ka ng transaction, kailangan mo paraphrase bago i-confirm sa Trezor. So, ito na siya. So, ito yung pinaka-portfolio mo. Makikita mo dito kung may laman. Kunyari, may SLP ka, makikita mo dyan kung ilan yung value niya sa US dollar. So, ito yung sa security, create backup, okay na, pin enable, paraphrase, and then discrete mode. So, ito yung account. So, sa accounts, ito na siya. So, makita mo dyan yung, ito, kaya yung nandyan lang yung, ayan lang yung coin na sinelect natin. Magre-receive ka, kunyari ng Bitcoin, click mo lang, tapos makikita mo na yung contract address, kung magsisend ka. Ganun din. And then, pag na-setup mo na siya, okay na lahat sa settings. Pwede mo check yung device settings mo dyan. Create yung pin. Setting pin, meron na tayo. So, kung gusto mong edit yung name dyan, pwede mong edit. Auto lock, 10 minutes. Application, crypto. Ito yung sinasabi sa inyo na pwede nyong i-on yung ibang crypto na meron dito para kung meron kayo, pwede nyong ilagay sa Trezor wallet nyo. So, next natin is yung paano ba natin i-connect yung Axie natin o Ronin wallet dito sa Trezor. So,
ang pwede nyong gawin dito is example, ito yung account nyo. So ito yung isang account ko. Dito ko gagamitin yung Trezor sa browser na to. Pero dito sa account naman na to, nandito yung SLP. Meron akong perang SLP dito. Ito naman yung ipaprocess natin. Sisend natin mamaya para makita natin paano nag-work yung Trezor. So dito, ang gagawin nyo lang is click nyo itong Trezor, tapos itong profile, yung tao doon. Then, connect hardware wallet. Click nyo lang yung connect hardware wallet. Connect hardware wallet, Trezor, naka-plugin dapat, yung import yung account, tapos yun na. Connect wallet. So magpa-pop-up yung Trezor. Then, try again natin. So, click nyo lang itong I acknowledge and wish to continue. Ito, unsupported pala yung Chrome and Firefox. So, naggamit natin is Microsoft Edge. Then, allow. Click nyo lang ito, allow. And then, export public key on Ethereum. So, wala naman tayong paraphrase. So, click mo lang enter. So ito na yung ronin. So meron bibigay sa iyo yung ronin na 50 wallet built in. So ito yung mapupunta dun sa Trezor natin. Tapos yung pag-setup nito is isa-isa lang, hindi mo siya pwedeng piliin lahat. So setup mo natin itong isa para makita niyo. Continue, account created. So saan niyo makikita yan dito sa Trezor? Makikita niyo yan. Yan. Pag kinilik nyo to, dalawang klaseng account. Ito yung lumang account, which is yung sa extension lang. Tapos ito naman yung isa, which is sa hardware wallet na siya. So, punta tayo dun sa marketplace ng Axie. So, itong lumang account ko na naka-connect na siya, ilalag out ko lang. And then, click mo lang itong login with Ronin wallet. Then, magpa-pop up siya. Ito, yung dahil nga naka-select kanina dito yung Trezor 1. So, sa Trezor 1 siya, sa hardware wallet siya magkukunek. Click confirm. So, pop-up ulit yung Trezor para mag-confirm ng transaction dahil nga ina-access natin yung Ronin wallet natin from Trezor. So, wait lang natin yan. Yung iba, medyo matagal daw. Iba, 2 times silang nag-try sa unang create ng account sa Trezor. So, hintay lang natin. Pause ko muna to, then balikan ko. So, yun guys. Bali, sa Microsoft Edge, ayaw mag-connect nung Trezor pag ilalagin mo na. So, ngayon, ang ginawa ko is dito na tayo sa Google Chrome. Mali pala yung basa ko kanina. Hindi niya supported yung Microsoft Edge. So, dito, piliin nyo lang Trezor, then login with Ronin wallet. And then, continue. Confirm yan. Mag-pop up siya. So, ito yung hinihintay natin kanina sa Microsoft Edge. Which is sabi, hindi daw compatible dito. So, tinanong dito kung mag-pop up ba siya o hindi rin. So, next is follow instruction on your device. So, dito sa device, sinasabi lang na sign binary message. So, confirm lang natin. Yun. So, nag-sign in na siya. So, ito na yung bago nating account. So, lagyan muna natin ng name. 1. Tapos, pwede na nating i-bind yung email address na ginagamit natin. So, dahil may score tayo, lalagyan lang natin ng +1 para yan na lang yung email na gagamitin natin lagi. Hindi na tayo magbabago-bago pa ng email. So, password. Then, confirm. So, yung marireceive natin. Ayan, na-receive ko na agad yung code. So, copy and then paste. Yun. So, ito, kung mapapansin nyo,
Yan, nasa hardware na siya. Ito yung account na isa, ito yung server. So, try naman natin siya ngayong sendan ng SLP kung paano yung mangyayari. So, dito sa isang account ko, meron tayong SLP. So, bago yan, walang laman niya kasi nga bago siya. So, ito yung sesendan natin to, copy ko lang yung address. And then, itong account na to, meron siyang SLP. So, sendan natin siya. So, try muna natin ng 1 SLP. Send tayo yung address. So, 029DD. Tapos, SLP 1. So, 23B9. Make sure na okay yun mga 8 na yan. Next. Then, confirm. So, gagawin natin, sasendan natin siya. Tapos, ilalabas din natin para makita natin kung yung Trezor ay magre-react pagka nag-transact tayo ng any coin dito sa account natin na to. So, wait lang natin na pumasok to. So, yun. Pumasok na siya. So, ngayon naman, ibabalik natin siya dito. Copy natin to. 7610-6855. So, send back natin. One. Dapat to pag sined natin, is magpapa-confirm sa Trezor. Next. Confirm. So, yun. Meron siyang nagpapa-confirm na siya sa Trezor. So, yun yung kagandahan na may Trezor. Kung ma-hack kayo, hindi niya mapapasa yung mga asset nyo. So, yan. Mag-follow instruction ng device. Ang kalagay na rito. Yung binary ulit. Then, confirm or cancel. So, kukonfirm natin. Tapos, confirm ulit. Yon. So, mag-send na siya. Bali, mag-send na yung SLP. Yan natin. Naglo-load. Wait lang natin. Ito. Yan yung sined natin. So, pag ganyan na, binyo lang sa Explorer para mag-load siya. Yon. So, nawala na yung SLP dito is na-receive na natin dito. Yon. So, na-receive na natin dito yung SLP. So, yun guys. Yun yung kahalagaan nung may naka-Trezor ka. May tatransfer yung asset mo na nandito. Papunta sa iba kung mahack ka man. So, yun lang guys. That's it for this video. Sana may natutunan kayo. And kung di pa kayo subscribe sa channel natin, please do subscribe and hit the notification bell. Madami pa tayong NFT games na gagawing content sa channel na to. Yun lang. Salamat.